Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalita ng Tamaraw Vision Network, ako po si Morena Lim at ito ang TVNet Newsline Weekend Report. 15 sa buwan ng Enero, taong 2022. At sa ulo ng ating mga balita, mga menor de edad at senior citizens, papayagan lamang bumiyahe palabas at papasok ng lalawigan kung essential travel ang dahilan. COMELEC checkpoint, simula na. At COVID-19 patients ng OMPH, karamihan ay mild to moderate ang sintomas ayon kay Hospital Chief Dr. Nante Nuestro. Sa detalye ng ating mga balita, umarangkada na rin sa bayan ng Rojas ang taunang business one-stop shop na tatagal hanggang 20 ng Enero, taong kasalukuyan. Hinihikayat ng business permit and licensing office ang lahat ng negosyante sa kanilang bayan na samantalahin na ito upang maiwasan ang matagal at mahabang pila. Sa mabilis na pagpoproseso ng pagkuha at pagre-renew ng business permit, umarangkada na rin sa bayan ng Rojas ang taunang business one-stop shop na matatagpuan sa business permit and licensing office sa first floor ng munisipyo. Ayon sa nasabing tanggapan, sinimulan ito noong 3 ng Enero na tatagal hanggang 20 ng nasabing buwan taong kasalukuyan. Hinihikayat ang lahat ng mga negosyante sa kanilang bayan na maaari na silang mag-apply ng bagong business permit at pwede ding mag-renew ng naturang dokumento. Dagdag pa dito, tiniyak rin ng BPLO na sa pamumuno ni Mayor Leo Cusi Sr. na patuloy ang kanilang pag-i-innovate at pagbuo ng mga pamamaraan upang mas maging maginhawa at mapadali ang proseso ng kanilang kinakailangan permit. Inaanyayahan ang lahat na gamitin at pakinabangan ang hakbang na ito. Ipinaalala rin sa mga business owners na samantalahin na ang pagkakataon na wala pang masyadong dumadagsang tao sa naturang venue upang maiwasan ang matagal at mahabang pila dito, gayon din para hindi magkaroon ng problema ang pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Nasa 36 na paaralang pang-elementarya kabilang na ang mga extension schools na saklaw ng DepEd Bungabong North District ang nakatanggap ng 1,800 bags ng semento at 72 box ng mga pintura mula sa pamahalaang panlalawigan. Ito ay bilang tugon sa kahilingan ng mga kaguruan na nasabing distrito para sa pagsasaayos ng kanilang mga paaralan. Namahagi ang pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Romualdo Bonsdolor ng nasa 1,800 bags ng semento at 72 bags ng mga pintura na naglalaman ng 4 galon ng pintura bawat isang kahon. Nasa 36 na paaralang pang-elementarya kabilang na ang mga extension schools na saklaw ng DepEd Bungabong North District ang nakatanggap ng mga nasabing kagamitan. Ito ay bilang tugon ng pamahalaan sa kahilingan ng mga kaguruan ng nasabing distrito para sa pagsasaayos ng kanilang mga paaralan. Ayon kay Formon Elementary School Principal Juan Lucito Favela, malaking tulong ang suporta ng pamahalaang panlalawigan sa kanilang sektor at pasasalamat ang kanilang ipinaaabot sa mga ito dahil sa patuloy na pag-agapay at pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Bilang pantay na pagkakaloob ng ayuda sa sektor ng edukasyon, nakaplano rin ang pamamahagi ng naturang kagamitan sa iba pang mga paaralan sa kabuuan ng Oriental Mindoro na binubuo ng may 632 na eskwelahan. Formal na nating ipinakilala ng gobernador ang magiging OIC Provincial Health Officer effective January 17, 2022 na si Dr. Shelo Angela Atienza Ante. Si Dr. Ante ay kasalukuyang nagsisilbing medical specialist ng Oriental Mindoro Provincial Hospital. Ipinakilala na sa publiko ni Governor Romualdo Dolor ang bagong talagang officer in charge ng Provincial Health Office na si Dr. Shelo Angela Ante. Ito ay matapos niyang lagdaan ng Special Order No. 4 Series of 2022 kaugnay ng consultative meeting na kanyang ipinatawag sa mga stakeholders sa sektor ng kalusugan 11 ng Enero sa Mangyanho sa Kapitolyo. Si Dr. Ante kasalukuyan nagsisilbing Medical Specialist 1 ng Oriental Mindoro Provincial Hospital. Magsisimula ang termino niya bilang OICPHO sa January 17, 2022. Ayon naman kay Provincial Administrator Hubert Christopher Dolor, ipinatawag ang pagpupulong upang hingin ang suwestyo ng mga stakeholders sa sektor ng kalusugan hinggil sa mga gagawing hakbang sa muling pagtaas ng aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan.
Matatandaan niya na noong Oktobre 2021 ay nagsagawa rin ng katulad na pagpupulong dahilan sa bigla ang pagtaas ng mga aktibong kaso. Ngunit sa pagpasok ng bagong taon sa loob lamang ng 5 araw, nagkaroon ng pagtaas sa mga aktibong kaso. Umabot na sa 219 ang bilang na aktibong kaso ayon sa Daily COVID Tracker ng PHO as of January 11. Nasa alert level 2 pa rin ang Oriental Mindoro pero medium risk na ang kasulukuyan nitong klasifikasyon. Nababahala ang gobernador sa ganitong mga datos kung kaya't matapos pakinggan ng mga suwestyon ng mga dumalo na kinabibilangan ng Oriental Mindoro Medical Society, Municipal Health Officers, mga kinatawan ng PHO at DOH, inanunsyo niya na inaatasan niya si Provincial Legal Officer na ayusin ang ilalabas na executive order sa lalong madaling panahon. Magiging epektibo ang executive order simula 16 ng Enero hanggang 31 kung saan ilalatag ang mga napag-usapang restriksyon na ipatutupad upang muling mapababa ang mga aktibong kaso. Bawal muna ulit ang mga contact sports. Iwasan ang pakikisalamuha sa maraming tao, ang pagsasagawa o pagdalo sa mga malakihang okasyon, pamamasyal sa mga mall at resorts at iba pang hindi mahalaga o essential na gawain. Ito at iba pa ang panawagan ng pamahalaang lungsod sa gitna ng muling pagtaas ng bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19. Dahil sa muling pagtaas ng bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 sa lungsod ng Calapan, naglabas ng mahalagang paalala ang pamahalaang lungsod. Ayon kay City Mayor Arnang Panaligan, lalampasan at nakaligtas ang mga Calapeño sa Delta variant na nagsimulang manalasan noong Setyembre 2021. Bumagsak ito sa pinakamababang bilang na siyam na active COVID-19 cases nakaraang December 26, 2021. Ang bilang na ito aniya ay sumasalamin sa national trend kung kaya't nagluwag ang buong bansa at masayang nagdiwang ng Pasko at bagong taon. 2 taon ding hindi nagkasama-sama ang magkakapamilya at magkakaibigan. Marami ang bumiyahe at umuwi rin sa kani-kanilang mga probinsya. Ngayon muling sumipa pataas ang active COVID-19 cases sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng bansa. Hindi magtatagal aniya at darating sa mga probinsya na rin ang maraming kaso ng COVID-19 na hinihinalang Omicron variant na. Kaya naman panawagan sa lahat na gumawa ng iba yung pag-iingat upang makaligtas sa COVID-19 lalo na sa Omicron variant. Palagi ang magsuot ng face mask kung may kausap o kaharap na tao sa loob o labas man ng bahay at opisina. Mag-disinfect lagi ng mga kamay at panatilihin ang physical distancing. Iwasan na rin ang pakikisalamuha sa maraming tao, ang pagsasagawa o pagdalo sa mga malalaking okasyon, pamamasyal sa mga mall at resorts at iba pang hindi mahalaga o esensyal na gawain. Bawal na muli ang contact sports. Kaya iwasan na uli ang mga hindi mahalagang lakad at paglabas. Huwag na rin muna nilang lumuwas sa Metro Manila sa Calabarzon area para mamasyal o dumalaw sa mga kamag-anak at kaibigan sapagkat mataas ang kaso nila ng COVID-19. Nagsimula na rin maghigpit ang PPA Batangas at PPA Calapan sa mga pantalan. Ayon pa rin sa pamalalungsod, mas may proteksyon at laban ngayon sa COVID-19 ng mga Calapeños na nasa 90% na ang target na dapat bakunahan ay bakunado na ng 2 beses. Abot kamay na rin ang herd immunity sa lungsod. Sa tamang pag-iingat at pagbabakuna, makakaligtasan nila sa COVID-19 at sa variant nito. Tuloy ang pagbabakuna ng City Health Department para sa first, second at booster shots. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet.
Ang parusa sa sinumang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Kumakulaging kabit, supported by the PCTA. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, para sa mga menor de edad at senior citizens na babiyahe palabas at papasok ng lalawigan, naglabas na ang Calapan, Batangas Port ng bagong polisiya. Essential travel lamang ang pinapayagan at dapat kumpleto ang mga karagdagang dokumento. Alamin natin sa ulat na ito. Sa paglalagay sa Alert Level 3 ng Batangas, naglabas na ang PPA Batangas at PPA Calapan ng bagong polisiya. Kaugnay dito, simula ang 9 ng Enero 2022, ang mga pasaherong menor de edad o yung 17 anyos pababa at mga senior citizens, 60 years old pataas ay papayagan lamang na lumuwas palabas ng Calapan City Port at papasok ng Batangas City Port kung essential travel ang dahilan lamang at may kaukulang dokumentong dala. Kabilang na dito ang approved S-Pass, vaccination card at karagdagang dokumento para sa mga magtatrabaho na kasama ang menor de edad na anak, birth certificate ng anak at barangay certificate kung saan ay patunay ito na walang ibang mag-aalaga sa kanilang anak. Para sa mga magpapagamot na menor de edad at senior citizens, kinakailangan ang medical appointment, death certificate naman para sa mga namatayan, schedule of exam para sa mga may nakatalagang pagsusulit, may mga nakatalagang pagkikita o appointment, ticket para sa mga mayroong flight schedule, hospital referral para sa mga ambulansyang may sakay na menor de edad o senior citizens.
mild to moderate ang karamihan sa sintomas ng mga pasyenteng naka-admit ngayon sa Oriental Mindoro Provincial Hospital. Ayon kay OMPHOIC Chief Dr. Dante Nuestro, nagsisimula na muli ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Bagamat aniya may kakulangan sa medical health workers, particular na sa mga nurses na nanatiling handa at bukas ang OMPH para sa mamamayang Mindoreño. Sa isang panayam kay Oriental Mindoro Provincial Hospital OIC Chief Dr. Dante Nuestro, sinabi nito na nagsimula na muling dumami ang admission ng COVID-19 cases sa OMPH. Ganun pa man kumpara sa nakaraang surge na naranasan ng lalawigan, mild to moderate lamang ang simptomas ng karamihang pasyente. Sa mga pasyenteng naka-admit, marami sa mga ito ay buntis na nakatakdang manganak, mga naaksidente at ilang pang may karamdaman na nagpositibo sa RT-PCR test bilang rekisito. Ang mga ito ay kailangan aniyang i-isolate habang patuloy naman ang kanilang pagtanggap ng mga pasyenteng may simptomas ng COVID-19. Aminado rin si Dr. Nuestro na nanatiling may kakulangan ngayon ng OMPA sa mga medical workers, lalo na ang mga nurses. Karamihan aniya ay nag-a-abroad, ang iba ay napapagod at ang ilan ay may personal na kadahilanan. Ganun pa man aniya ay nananatiling handa at bukas ang OMPH. Nananawagan rin ang opisyal sa patuloy na suporta at kooperasyon ng mga Mindoreños. Una na dito ay ang pagbabakuna at ang pagiging responsable mamamayan. Simula na ang pagkapatupad ng COMELEC Ganban. Ito ay sa ilalim ng COMELEC Resolution 10-721 simula Enero 9 hanggang 8 ng Hunyo para sa national at local na halalan 2022. Sa pagkapatupad ng checkpoint, dapat ay plain view lamang at sikaping nasa maliwanag na lugar. Narito ang report. Pagpatak na alas 12 ng madaling araw, Enero 9, 2022 ay formal nang ipinatupad ang COMELEC checkpoint o ang COMELEC gun ban sa buong Pilipinas para sa halalan 2022. Nagsagawa ng Plainview checkpoint ang mga kapulisan sa lungsod ng Calapan sa Santa Isabel sa pangunguna ng bagong talagang Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Anthony Ramos, kasama si Calapan City Election Officer Attorney Sumiligay Mirindato at Provincial COMELEC Officer Attorney John Mark Tambasakan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ramos, hindi na bago ang pagpapatupad dito dahil ginagawa ito tuwing magkakaroon ng eleksyon. Mandato aniya sa kanya bilang hepe ng Calapan ni Mimaropa PNP Regional Director Police Brigadier General Sidney Hernia sa pagpapatupad ng checkpoint ay plain view lamang. Sikaping na sa maliwanag na lugar, nakakumpleto ng uniforme, nakita ang pangalan ng otoridad at maging magalang. Panawagan naman opisyal sa mga mamamayan na sumunod lamang sa ipinatutupad ng otoridad at umasang ikagalang nila ang karapatang pantao ng bawat isa. Mandato ng COMELEC, dapat yung ating electroy may replace on a lighted place at saka manned by our personnel in uniform at dapat maging visible yung kanilang pangalan. And upon checking, meron silang mga need na improvement dito sa ating checkpoint. Like that of placing in a more lighted place. Kasi merong instances na yung ating mga ilang gabay ay hindi nakikita ng mga parating na motorista. But anyway, we will make sure na the next conduct of our COMELEC checkpoint will become better than what we are experiencing today since it is our first day and we are all open for development. Samantala, sa mensahe naman ni Election Officer Attorney Mirindato, sinabi nito na formal na nga iinumpisahan ang COMELEC gun ban. Sa ilalim ng COMELEC Resolution 10721, simula January 9 hanggang June 8 para sa national at local na halalan sa 2022. Ayon pa sa abogado, huwag matakot ang mamamayan dahil ang karapatang pantao ni Numan ay igagalang at ikukonsidera ng mga kapulisan. Ang pagsasagawaan niya ng COMELEC checkpoint ay bahagi lamang ng pulisiya ng gobyerno upang magkaroon ng malinis, ligtas at mapayapang halalan 2022. Ito po ay first with courtesy.
always po natin respeto ang karapatan ng pantao. Pangalawa is sa pagsagawa po ng checkpoint ay kailangan po na in uniform tayo with proper identification. Sa pangatlo ay visual search lang po ang ating pong gawin during the conduct of the pamilya checkpoint. At pang-apat, kapag may mga question kung aming kapulisan o ang mga nagsasagawa ng checkpoint ay pwede pong ibato sa amin kagad ang mga question or clarification para po magkaroon ng kalinawan ang isang issue or isang matter. Tunay nito, sa pagpapatupad ng COMELEC Ganban ay hindi rin iisang tabi ang iba pang bayulasyon para sa mga driver ng mga sasakyan sakaling may mga nilabag ito. Samantala, ipinagbigay alam ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, MIMAROPA, sa publiko na walang pagtaas ng pamasahe sa lahat ng uri ng pampublikong sasakyan. Ayon sa tanggapan, mabibigyan anila ng show cost ang driver na sobrang maningil sa pasahe at umaabot sa 5,000 piso ang penalty ng overcharging. Nilinaw ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, MIMAROPA, sa publiko na walang pagtaas ng pamasahe sa lahat ng uri ng pampublikong sasakyan. Kaugnay ito sa mga reklamong kanilang natatanggap na may ilang mga drivers ang naniningil ng mataas na pamasahe. Dulot na rin ng pandemya, ang ilan sa mga ito ang nagdadagdag ng pasahe dahil sa limitado lamang ang kanilang maaaring isakay at mahal na presyo ng gasolina sa panahon ngayon. Sa pamasahe sa mga traditional public utility jeepney, nananatili na 9 pesos ang unang 4 na kilometro at dagdag na 1 pesos and 50 centavos sa mga susunod na kilometro, habang sa modernized PUJ ay 11 pesos na kung saan may karagdagang 1 pesos and 50 centavos sa non-aircon at 1 pesos and 80 centavos naman sa air condition. Ayon sa LTFRB MIMAROPA, sa mga nagnanais magreklamo tungkol sa overcharging ng pamasahe, maaari naman silang mag-email sa 4b@ltfrb.gov.ph at ilagay ang mga sumusunod na detalye tulad ng ruta ng sinakyan at plate number ng inirereklamong pampasaherong sasakyan na may lehitimong prangkisa. Sa pamamagitan nito, mabibigyan anila ng show cost order ang mga operator ng nasabing pampublikong sasakyan na kung saan nasa 5,000 piso ang penalty ng overcharging. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, too, like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. Alright, let's get this show on, come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby.
comfort fast with a Samsung Windfree air conditioner. Bilang pag-iingat pa rin, naglabas ang pamahalang bayan ng Bungabong ng mas mahigpit na panuntunan para sa mga nagnanais na pumasok sa kanilang bayan sa pamamagitan ng Executive Order No. 2, Series of 22. Ayon kay Bungabong Mayor Elgin Malaluan, layo ng kanyang kautusan na mapanatiling ligtas ang kanilang mamayan laban sa bagong banta ng COVID-19 na Omicron variant. Busod pa rin ang pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 at paglalagay sa NCR at iba pang lugar sa Alert Level 3 bilang pag-iingat naglabas ang pamahalaang bayan ng Bungabong ng mas mahigpit na panuntunan para sa mga nagnanais na pumasok sa kanilang bayan. Epektibo a 5 ng Enero taong 2022, ipatutupad na ang Executive Order No. 2, Series of 2022 na may titulong an order imposing more stringent guidelines for travelers coming from higher alert level status like the NCR amid Omicron COVID-19 variant threat. Nakapaloob dito na kung ang isang biyahero at hindi pa fully vaccinated at magmumula sa NCR o saan mang lugar na mas mataas ang alert level kumpara sa bayan ng Bungabong na nasa Alert Level 2 ay mangangailangan ng negatibong resulta ng RT-PCR test valid 48 hours. Para naman sa mga fully vaccinated, subalit magmumula pa rin sa NCR o sa mga lugar na may mataas na alert level, karagdagang rekisito naman ang negative result ng antigen test valid 24 hours. Kung lokal na residente naman na naturang bayan, kinakailangan ng proof of residency o barangay acceptance o valid ID na magpapatunay ng paninirahan sa bayan ng Bungabong. Bukod sa mga nabanggit ng dokumento, dapat ay magparehistro rin at may approved na S-Pass bago pa magbumiyahe o magtungo sa mga pantalan. Ayon kay Bungabong Mayor Elgin Malaluan, layo ng kanyang kautusan na mapanatiling ligtas ang kanilang mamamayan laban sa bagong banta ng COVID-19 na Omicron variant. Sa kasulukuyan ay mayroong mababang bilang ng aktibong kaso ng COVID ang Bungabong at mahalagaan niyang mapanatili ito habang tuloy-tuloy ang pagbabakulan nila sa lahat ng mga residenteng kwalipikadong mabakunahan kontra COVID-19. Nakiisa din ang iba't ibang municipal police station sa lalawigan sa pagpapatupad ng COMELEC gun ban checkpoint na sinimulan noong hating gabi ng Enero 9. Kabilang sa mga ito ang San Teodoro at Bacom municipal stations. Dahil sa 5 buwan lamang ang COMELEC checkpoint sa bansa, nakiisa din ang iba't ibang municipal police station sa lalawigan sa pagpapatupad ng COMELEC gun ban checkpoint na sinimulan noong hating gabi ng 9 ng Enero. Binisita at ininspeksyon ni Police Regional Office Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Sidney Hernia ang bayan ng Bako kung saan kanyang kinapanayamang Bako Election Officer na si Renny Pagilagan upang alamin ang sitwasyon sa lugar tuwing sasapit ang halalan. Mahigpit din niyang binilina ng direktor ang kanyang hepe ng Bako MPS na si Police Captain Ismael Historilio na ipatupad ng maayos ang pagsasagawa ng checkpoint na may paggalang sa mga motorista at plain view lamang ang gagawing pag-iinspeksyon. Sakaling may mamataan na kahina-hinala ang kilos o kaya'y may dalang armas na nakamamatay ay huwag mag-atubili itong hulihin bilang pagsunod na rin sa COMELEC Resolution No. 10721. Samantala, pinamunuan naman ni San Teodoro Municipal Police Station Police Captain Juvenal Lagidaw ang sabayang pagsasagawa ng checkpoint sa tapat ng munisipyo sa Barangay Poblasyon kasama si Police Lieutenant Dermin Iquilia, First PMFC at si Mrs. Mary Grace Sibayan, Municipal COMELEC Officer. Bago isinagawa ang checkpoint, inagkaroon muna ng pre-briefing na pinangunahan ng opisyal ng COMELEC kung ano ang mga kailangang gawin sa isang checkpoint. Sakali anyang mayroong hindi maintindihan ay huwag magatubling magtanong upang wala anyang malabag sa karapatang pantao ang kapulisan ng San Teodoro. Samantala, 300 informal workers sa bayan ng Gloria ang naging benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers ng Department of Labor and Employment Oriental Mindoro. Ang bawat isa ay nakatanggap ng personal protective equipment at insurance coverage na kung saan sasailalim ang mga ito sa 10 araw na community service.
Sa ilalim ng tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers, 300 informal workers sa bayan ng Gloria ang benepisyaryo ng nasabing programa. Pinangunahan ng Department of Labor and Employment Oriental Mindoro ang orientasyon sa mga ito. Ipinaliwanag sa mga benepisyaryo na kinakailangan pa rin nilang sumunod at panatilihin ang ipinatutupad na health and safety protocols sa buong implementasyon ng programa. Gayun din ang dokumentasyon ng kanilang mga trabaho para sa pagpuproseso ng kanilang sweldo. Bukod dito, nakatanggap rin ng bawat isa ng personal protected equipment at inilista sa Government Service Insurance System sa ilalim ng Group Personal Accident Insurance para sa kanilang insurance coverage. Sasailalim ang mga ito sa 10 araw na community service tulad ng paglilinis at paghihiwalay ng basura, pagdeklogging ng mga kanal at pagsasaayos ng mga pampublikong paaralan bilang paghahanda sa pagbubukas ng limited face-to-face class. Pagkatapos ng programa, makakatanggap sila ng kabuoang halaga ng 3,200 pesos kung saan ibibigay ito sa pamamagitan ng mga partner repeatant centers ng DOLE. Samantala, kasama naman ang mga school faculty, staff at lokal na opisyal ng barangay sa pamamahala at pagmamonitor ng serbisyo ng mga benepisyaryo. Matapos i-anunsyo ng Civil Service Commission ang pagpapatuloy ng Civil Service Examination Pen and Paper Test ngayong taon, naglabas naman ng abiso ang CSC Regional Office kaugnay dito. Ayon sa mga ito, magkasagawaan nila sila ng special CSC PPT para lamang sa mga ahensya sa loob ng teritoryong nasasakupan nito na may mga request na para dito. Paglilinaw ng CSC Oriental Mindoro, hindi na anila sila tatanggap ng walk-in na applicant para mag-file sa naturang exam. Naglabas na ng anunsyo ang Civil Service Commission sa pagpapatuloy ng Civil Service Examination Pen and Paper Test ngayong taon na gaganapin sa darating na March 13, 2022. Simula ngayong January 12 hanggang January 27, 2022 ang filing ng nasabing pagsusulit. Kaugnay dito, naglabas naman ng abiso ang CSC Regional Office 4 patungkol sa gaganaping eksaminasyon sa mga lalawigan na sakop ng kanilang tanggapan. Ayon sa mga ito, bilang pagsaalang-alang sa kasalukuyang sitwasyon at limitadong bilang ng mga tatanggaping examinee, magsasagawaan nila sila ng Special Career Service Examination Pen and Paper Test sa darating na March 13 para sa mga ahensya sa loob ng teritoryong nasasakupan nito na may mga nakabingbing kahilingan para sa CSE. Sa paglilinaw ng CSC Provincial Office Oriental Mindoro, hindi na anila sila tatanggap ng walk-in applicant para mag-file sa naturang exam. Dahil ang mga government employee lamang na may request, dito ang kanila na lamang i-accommodate. Dagdag pa dito, ipinabatid din ng ehensya na hintayin lamang ang kanilang anunsyo sa CSC Regional Office 4 website at official Facebook page para sa pagbubukas ng naturang pagsusulit sa publiko pagkatapos ng March 2022 CSE PPT. Samantala, gaganapin naman ang examination sa lalawigan sa Oriental Mindoro National High School at Adriatico Memorial School. Maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa buong isang linggo. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.